magandang araw, kapamilya. Happy Halloween at ngayong weekend. I'm very happy na ang ating guest is someone na very familiar to all kapamilyas and very, very familiar to me. I met him back in 2001. Almost 20 years ago, actually. In your office. yes, correct. Oo. When nag-project tayo ni Rico, di ba? And right. Marvin, what a man pa noon, no? So, this weekend, I thought, kasi tatanda ako, mga around 5-6 years ago, nagkita kami ni Dom kila Judy Ann at kila Ryan. Right. After not really seeing each other for a long, long time, magbabatian kami sa mga ABS events. But yung talagang kwentuhan, hindi kami nakakapagkwentuhan. Until around 5-6 years ago, nagkita kami kay Ryan at kay Judy Ann. Nakwento ko kay Dom na up until that time, pag meron ako importanteng concerns about my work with the youth, dadaan ako sa Museo ni Rico, yan, sa Manila Memorial, to pray for my concerns and to help me decide, ano? Tapos yung sabi ni Dom, Father, ako rin. Kinagawa ko rin yun. Nagdadasal din siya sa kay Rico. So I thought immediately, sabi ko, November 1, I have to invite Dom. And basically, yung pag-uusapan ni Dom namin ngayon is, Father Ronald Rollheiser, in his book, The Holy Longing, wrote this chapter on papaano ka, how do you keep in touch with the departed loved one? And basically, sinabi niya, isipin mo yung experience mo, kunsan yung tao, yung mahal mo sa buhay na nauna na, kunsan buhay na buhay yung kanyang, where his soul is most alive. No? And so I thought today I'd like to ask Dom to share his story about Rico. And of course, just a few years ago, very recent, yung dati ni Dom passed away. So Dom, welcome and thank you for joining us. Kahit naka-laptop kayo. Yeah. Magandang araw po sa lahat po na nakikinig at nanonood ngayon. Father, it's good to see you and magandang yes. Usapan natin bago tayo mag-take ngayon. And yun nga, since it's November 1, araw ng patay, ito yung mga panahon na tayo bumibisita sa ating mga mahal sa buhay. But this is not actually the only time you visit them. I make it to a point that I visit the mga kaibigan at mahal natin sa buhay na nauna na po sa atin, na kahit anytime na you feel like visiting and reconnecting with them, no? Mahirap kasi yan, yung mga unang mga, sa akin it was hard to lose a very good friend, like for example Rico in 2002 when he passed away, no? And my father who left us also August 9, right after my birthday noong 2013. So reconnecting with them, basically it took me 3 years to let go, no? But since they died, even with Rico, almost every week binibisita ko sila sa kanilang puntod o mausoleo. Si Rico, pinupuntahan ko yan para mga musta. Ang bigat eh. Hindi ganun kadali. Kahit ang tatay ko, ganun din. I visit them, I talk to them. Nakikipagkwentuhan ako basically. Even with my prayers, in the morning, when I start my day, ang relasyon ko sa mga, sa hindi ko nakikita, even God, even Jesus, I talk to them like this, how I talk now. Gusto ko nagsasalita ako eh. Para I have that feeling na they're just beside me, casual basically. You pray, but it's more of, gusto ko yung nagkikwentuhan kasi yun yung relasyon kong gustong mangyari. Now, going back to reconnecting with the deceased or with your loved ones, with Rico kasi marami kami mga plano. Even with my dad, no? With Rico, ang dami namin plano na hindi natuloy. So, pupunta ako doon pag, syempre, nandiyan dyan yung March. March. Hindi pa pwedeng hindi mo makalimutan yon, yung birthday. Mga important dates, no? Which is March 14, yung kanyang birthday. We celebrated that even yung last birthday niya.
and yung kanyang kamatayan, yung March 29 din, no? So hindi mo makakalimutan yan. Kasi yung mga first few years, naalala ko, may mga senyales eh. You know, when you're reconnecting with your loved ones, that's the only thing, marami yan eh. Yung maaaring mangyari sa dream, may mga senyales yan. Sa iyong pangarap, sa inyong, tama pa, pangarap ang dream, no? In Tagalog. Sila pangarap, oo. Oo, sa inyong dream, paminsan nagpaparamdam yan sa mga special na araw, pag nakalimot ka, or it's basically just showing signs na they're okay or they're... Si Rico, alam ko na siya yun. Kasi may time dati, I brought an old car. It's a vintage Land Rover. It's the first time I'm sinishakedown ko yung auto. Uh-oh. Nagpunta ako doon nung araw ng kamatayan niya. Pauwi, pa-U-turn na ako ng Magallanes. Abay, parang nagloko yung auto. Sabi ko, Rico, alam ko nang go-good time ka. Mahili kasi mang good time yung kaibigan natin yan. So, merong ganong factor. Meron din time na I sold this Miata. I took care of that car. Eh. When we bought that car, it's his first sports car basically. We share the same passion with cars, bikes. Babae, hindi kami babaero. So, ano kami, loyal po kami sa mga babae. Kaya, we don't share that, no? We just share yung mga ibibigay namin sa girlfriends namin. But basically, ano kami mga kalalakihan. So, walang dapat ikaalala mga... So, yun. Nung sinabi ng pamilya ni Rico na it's time to let go of the car, I was able to help them sell it. For some strange reason, during November, yung Holy Week, Good Friday. It's a low mileage car. It was sent to Bacolod. Tinawagan nung kaibigan ng daddy ko eh, yung nakabili. Tinawagan nung kaibigan ng daddy ko yung daddy ko nung time na yun because the car just stalled. It didn't want to start on a Good Friday. Good Friday, namatay yung kaibigan natin. He died, yes. Oh, yes. Good Friday, oo. Oh. Alam mo, the next day, walang problema. Pinabayaan lang daw nila. So I guess it was just Rico fooling around, no? And marami mga panahon na pag nalulungkot ka, since I'm from the South, it's very easy to visit the friend, no? So, pag nalulungkot, pag meron akong ikukonsulta, ako isang tao na hindi naniniwala sa ganyan. Pero kung tutuusin kasi sa Diyos, ako dumediretso eh, yung mga ganyan. But sometimes you just need to talk to someone. You know, when you go visit his musileo, it's just quiet. I feel him. Even if you don't see him, you feel that lost friend. And honestly, after pagpasok ko ng sasakyan, palabas ako ng Manila Memorial, you feel different. You feel good. Para ka naka-let go ng isang problema. Diba? So, nakapaglabas ka ng isang saloobin na gusto mong... The last time I visited him was the election. Last election. Last year because I for some reason, may entrance kasi dyan sa likod ng Manila Memorial. It's called De La Rama. There's a community there na pasukan doon. So after ko mag-campaign doon, dumiretso kay Rico. Tumambay ako ng isang oras doon eh. Para makipagkwentuhan. Sabi ko, guide me. This was your plan also to run for office. And I wanted also, but hindi katulad ng pangarap mo na gobernador na agad. I wanted to start doon muna sa baba, no? So, this was your plan. Ganun naman kami. Kumbaga, yung he wanted to buy a Range Rover Classic, I was able to buy that. And dinala ko agad sa kanya. Pinakita ko agad sa kanya doon. Kahit alam ko namang hindi naman kailangan makita dahil kitang-kita niya sa taas yan. Diba? Pero I had to bring it there. I had a Mini Cooper na supposedly bibili namin nung
kukunin namin yun nung Easter Sunday, pagbalik namin. Hindi niya rin nakuha dahil na maalam na nang maaga. When I bought it, I brought it there in sa Manila Memorial. So, ganun lang. Yung parang buhay pa rin siya sa akin. And yeah, ginagawa ko yun. Ginagawa ko yun for 3 years. Even with my dad. 3 years. Napansin ko lang, nung ika-third year, parang, yun yung parang unti-unting kaya nang i-let go. Yes. Yung hindi na, pareho sila nung sa daddy ko eh. First 3 years, every Sunday, ginagawa kong bisita yan parati sa San Antonio. I visit my dad and wala lang. Talagang, I wake up in the morning every Sunday and visit him. Or on the way to ABS, I pass Dasma paglabas ng santuario. Pasok na. Yeah. Daan lang muna ako sa daddy ko and then diretso na ako. Labas na ako ng North Forbes. Diretso na ng EDSA. Yeah. So ano lang talaga, para lang mga musta, para lang gabayan lang tayo, di ba? Yeah. Ako, I pray whenever I leave the house. I don't have a driver. I don't have a PA ever since. So ang prinsipyo ko talaga, pag sakay ko ng auto, pag sampa ko ng skyway or once mag-highway na ako, dasal yan. Hindi ako nagbubukas ng radyo or ng dasal yan all the way. Kung saan ako, kwentuhan yan. Kwentuhan. Uh-huh. And then, after kwentuhan, pag makakadaan sa daddy or kina Rico, yan. Tuloy pa rin ang diba? So, I just don't limit myself with the Lord. Pero, ayan, meron din tayong relasyon sa mga yumao nating mga mahal sa buhay. Tsaka diba, Dom, ang interesting is ano eh, the memories are always pleasant and joyful eh. Kahit maalala may difficult moments, diba, na, alam mo, tatandaan ko yan, nung namatay si Rico, no? Ano yan? Good Friday, diba? Yes. I promised to visit a close friend who was dying of cancer, no? So I went to him sa Ayala Alabang. Kapatid doon ng kaklase ko, barkada ko nung college, older brother, and he was dying of cancer. Right. Talagang ano na siya, ready na siya. And I remember I promised na magla-lunch kami. So ano yun, Good Friday lunch, kaming dalawa lang sa bahay niya. And then yung in fact his wife din join us, ano. So in the middle of the lunch ng Good Friday, my phone nilagay ko doon sa mesa sa dining room. Kumain kami sa lanay eh. Yes. Kasi ayokong, if I'm gonna talk to him, I didn't want my phone to bother me, no? Correct. Ano, it wasn't on vibration mode or what, di ba? Walang hindi vibrate mode. Nung nagko-coffee na kami, biglang yung asawa dinala yung phone. Sabi niya, Father, yung phone mo nasa sahig. Oy, maybe. Oo, talaga? Oo, hindi naka-vibe. Hindi ako nag-vibrate. Oo, tumatas bala yung buko. Hindi ako nag-ano, hindi ako nag-grieving. Silent lang ako, period. Silent. Right. So wala. I didn't put any meaning to it. Until nakita ko, ang dami kong mystery. Is that the communicator? No, hindi. Ano pa siya eh. This is 2000 and... 2000. Nokia rin siya. I can't remember. Not the communicator. Anyway, puro ABS yung missed calls ko, no? Yeah. So immediately, ang una ko nakita si Mariol. So tinawagan ko si Mariol. Mariol, ano nangyari? Ano yon? What's up? Did you hear? Sabi sa akin ni Mariol. Yung unang pumasok sa ilip, sa isip ko, nakidnap kayo ng Abu Sayyaf. Palmas, di ba? Oo nga po. But you know, it was really... And so immediately, sinabi niya na matay si Rico. So immediately, excuse myself, I drove back to Ateneo. Right. Bukas na ang skyway noon eh, partly. No? Bukas right. Na. And immediately, when I got back to my office, kasi wala, waiting tayo, kasi lilipad pa yung katawan, di ba? Remember, the yes. ABS plane, the Lopez yes. plane went to the Palawan. Lopez plane and ano, yung kay Marvin na pinadala. So, di tapos noon, di, ano, punta ako sa opisina ko. You know what I did, Dom? I just wrote everything I could remember about the last 2 weeks of constantly talking to Rico. Kasi halos araw-araw magkausap kami noon. Ikaw ang madalas na kausap during that time. Eh. Remember, the last 2 weeks. Yeah. Diba? Actually, ako, I got tired
I got tired of him. The only thing na pwede ko na lang gawin during that time is just be with him and stay with him. Yes, correct. That Dos Palmas honestly wasn't really the plan. I was supposed to be with Marvin in Kosamui. Dapat doon kami, yung kung saan sinuot yung the beach. Doon dapat kami ni Marvin. We had tickets already, but our friend just booked us at Dos Palmas, and I think he needed us more than yung bakasyon namin ni Marvin. So, sabi, okay, cancel the Kosamui and let's just join him. Up to the last moment, at least masasabi namin, God positioned us. Marvin then pushed you with this Kosamui, because at the end of the day, lahat kami na position din ng Diyos na ako kasama ng kaibigan natin. Hmm. Si Marvin was the guy na nakapagpadala rin ng private plane to kasi bawal ang aeroplano lumipad ng Good Friday. Correct. So it was the Lopez plane and Marvin. Doon kami sumakay doon sa ang katawan ni Rico, Bobby Yan. Sa Lopez plane. Sa Lopez plane. Ako po and the crew doon sa private plane na pinadala ng kaibigan ni Marvin. Oo. So it's pero alam mo yung insight ko doon was syempre the 2 weeks were very intense yan yung 2 weeks yes. na. Pero yes. Alam mo ito Dom, hindi ko ito makakalimutan. I was supposed to see Rico Tuesday night. Bago right. kayo malis. Kasi sabi niya, can you give me something to pray over during Holy Week? Right. Sabi niya, puntahan kita Tuesday night so you can give me materials to pray over. So, kasi ang balak niya was Monday, magdi-dinner kami with his mom. Mag-uumpisa right. na kami ng aming bid for the presidency. Alam mo naman yung bidin natin. Klaro yung gusto niya, di ba? Uh-huh. Pare, ganun kasi kalinaw. Monday, Father, umpisa na tayo. So, ano yan? Okay. For some reason, you were caught in traffic somewhere in Makati. Meron kayong meeting. We came from Rockwell and Rustans. Yeah, you needed to shop for things. So, ang huli namin was Rustans. We said our goodbyes around 6:30. Kasama niya si Kate. So after that, we didn't see him anymore. Yeah. I mean, Dos Palmas na. Dapat noon magkikita kami. Basta for some reason, na-delay siya, so may schedules also. Nag-usap na lang kami sa phone. Tagal din. Tapos alam mo, Marbs, hindi ko makalimutan, pagbaba ko ng phone, pagpatay ko ng phone, sabi ko masyadong mabilis yung integration. Masyadong mabilis. Mm. From crisis to integration. Oh. Right, yeah. I took note of that Tuesday. Sabi ko, so pagbalik niya, I just want to double check that he's not spiritualizing. Na talagang dinaanan niya yung proseso. Kasi ang bilis eh. Yeah. Ang bilis. And then nung namatay, sabi ko, kaya mabilis. God yes. prepared him. Right, right. Kasi diba, as you said, diba, napapagod kang kausap. But oh. you know what he went through, diba? I mean, ang dami niyang... That's true. Nagpo-process kasi yung tao eh. Nagpo-process. Mm. Hindi siya yung para, hindi, okay na yan, happy na lang tayo, diba? Hindi. Wala. Hanggang up to Dos Palmas, ganun din siya. Meron siyang dull and me moment eh. Na biglang tatahimik, tapos biglang babalik dun sa... But he was at the verge of bringing it together. Ako, that was my, andun yeah. na siya eh. Andun na siya, di ba? Kasi alam mo, you know him, di ba? Ang lakas ng awareness yung taong yan, di ba? Yeah. Ang lakas. Sometimes nga, I think it was good na may nakakausap siya kasi may dangers ang introspection eh. Kung wala kang nakakausap. Di ba? Yeah. But you know, you were there and he was very close to his mom, di ba, at that point. Yes. And for me, no, and you know, ito ah, I always tell people when ABS asks me to work with some people for mga advocacy projects, etc. Lagi kong joke kila Cory, kila Charo, sa mga handlers ng Star Magic, sabi ko, sorry, mataas ang standards ko si Rico. Kay Rico yan ako sanay. Eh. Kasi si Rico, pag meron niyang na-set na mind na gagawin, no? Ano yan? He will tell his si Lulu. Yeah. He will tell, clear my schedule, meron akong trabaho. Right.
Mahirap, mahirap ano eh. Mahirap actually up until now. I mean, we have friends here, no? Yeah. But he became really close to me and my family. Maybe because of age, pareho kaming edad, pareho kaming iniisip, pareho kaming mga gusto sa buhay. Nakahilig nyo pareho, yes. Di ba? And so, malaking bagay eh. You know, sometimes when he visits, since me and Claudine were neighbors, no? So sometimes, uuwi ako, nandudun na siya sa bahay ko. He's drinking with my dad already. Parang, kanina ka pa ba dyan? Oo eh. Parang he's part of the family already. Even yeah. without me, he can join my family na wala akong pakialam kung nandiyan ka, Dominic. Makikain ako sa bahay mo. Nakikipag-inuman ako sa daddy mo. Di ba? Parang nahirap yung ganun. Sa negosyong to, bihira lang eh. O konti bihira, lang talaga. Bihira lang talaga. Yeah. Dom, sa daddy mo naman, how did you, kasi ang lapit mo rin sa daddy mo, di ba? Na... Well, not really because he's sa totoo lang, si Papa's very tough love kasi yan eh. Disciplinarian. But you shared so many interests together, di ba? Yes. Doon lang kami talaga naging close. Pero ang okay. si Papa, my dad kasi is very, very strict. Disciplinarian. He did allow you, no? My friends are his best friends. Pero pagdating sa akin, if he can't follow my rules, step out of the house, diba? Actually, sa akin, it's a choice. Dalawa lang yan. Kung susundin ko siya dahil may respeto ko sa kanya or magre-rebelde ko. I'm very happy and I'm thankful that I chose the right path, no? Na pakinggan siya. Sa totoo lang, nung namatay siya, na-realize ko, lahat ng diskusyon namin, never ko inawa yan dahil may respeto nga ako sa tatay ko. Mm-hmm. Lahat ng diskusyon namin, lahat ng sinabi niya sa akin, till nawala siya, masasabi ko na, totoo nga, yung lahat ng ginawa niya, sinabi niya sa akin, it's all true. It's because he loved me. Akala ko kumukontra lang siya sa buhay. Nung nagkaanak ako, doon ko lang na-realize na lahat ng sinabi niya sa akin. Okay. Choose your friends. Siyempre, pag sinabihan ka ng choose your friends ng bata ka, what right do you have to say that to me? Di ba? Anong kilala mo ba yan? Ganyan. Pero sa totoo lang, kung hindi ako nakinig sa kanya, baka kung saan na rin tayo napunta. Yeah, yeah. He means well. Hindi lang siya maganda magsalita. Alam mo naman yung mga panahon generation. Nila. Yeah, yeah. Then, yeah tsaka, so, tsaka yung generation na yan, actually hanggang generation ko pa rin. Eh. Sa inyo, lumuluwag na ng konti. Pero yes, hindi usong emotion sa generation. No, diba? Oo, diba? Yung, hindi ko kaya yun, Father. Yung don't go with us, sabihin ko sa anak ko, ay kakamustahin ko sa yaya yun. O, bantayin niyo si Sandro, ay ganyan. Hindi ko kaya. Malambot ang puso natin sa mga ganyan. Kaya every time I visit him talaga sabi ko, salamat. Salamat talaga sa paggabay, pagbantay. Dahil yung, ito na lang eh. Nung nalaman niyang pumasok ako dito sa negosyong to, he didn't talk to me for 4 months. Would you believe? 4 months. Kaya ko yun? Hindi ko kaya gawin yun sa anak ko. As in talagang zero. Oo, parang galit na galit siya. Why didn't you tell us that you wanted to join show business? I mean, bakit pa tayo nag-aral? Why did you spend time and money? Tapos yan lang pala papasukin mo, di ba? Parang, ganun image pa siya, di ba? Oo, I had to reassure him. I had to talk to him after 4 months because it was Christmas already. I had to communicate, basically. Communication is very important sa mga ganyang aspeto ito. Ng problema. So, ganun siya. Ganun siya talaga. But you know, iba-iba. Iba-iba ang mga magulang natin. But we just have to love our parents for being there. Whether hindi natin gusto, they mean well. Believe me. I always tell kids nowadays na, syempre, ako, yun ang purpose natin sa buhay. Gabayan din yung mga nakakasama natin sa trabaho. Or mga kaibigan natin na kailangan yung intindihin yung mga magulang ninyo. Kailangan yung respetuhin. Kasi with the technology now, no, nawawala na unti-unti kasi yung mga values eh.
with correct, with everything na napapanood nila. So I guess that's our mission in life. That's why I'm in the entertainment business. Yeah, I always tell God when I pray that He used me to inspire, to entertain and teach these people, the kids especially. Well, sila ang kinabukasan eh. Correct. Tayo, pwede tayong magbago, pero yung mga bata, especially now, no? Kailangan talaga mag-umpisa sa bata lahat. So, I'm thankful that God is using me and our shows. Yes, yes. So, shows ng ABS ngayon. Abangan nyo yung mga palalabas. Ang gaganda ng shows mo. I mean, I have to say this, ha? Parang wala kang show na okay na yung ganun. But it's always ano, no? parang ang swerte mo sa shows actually. May aral na makuha. Itong gagawin ko ngayon, para siyang may bukas pa, dreamscape to. Pero kontrabida ko. Okay. Pero ang ganda rin ng bale. Kasi I'm working for the mayor na may ang laki-laki ng utang na loob ko at ng pamilya ko. Mm-hmm. Kaya torn between doing bad, pero parang kailangan ko kasing gawin din, may utang na loob ako doon. Pero parang at the end of the day, we will be healed and magbabalik loob kami sa Diyos dahil parang ganun. Lahat, ganun ang storya namin lalabas. So, you will be inspired. It's a post COVID story. Uh-huh. So, it's basically inspiring. Parang same situation ng may bukas pa nung ginawa po namin. Yun ang motivation ng management ni na Ma'am Charo, ni na Sir Deo during the time. And ngayon, yun din ang motivation ng management nung nag-story con kami. Ang sabi ng management, hindi kayo ang bida dito. Secondary actors kayo. Ang bida dito ay si Bro. Uh-oh. So, it's giving inspiration to the people, to the whole world, mm-hmm, to pray, to kneel down, and surrender to God, and basically, siya magtataas sa atin. We'll all rise up together with His help through our prayers. Kailan ang airing yan? Ang galing, ha? We will shoot it end of November. So start. November. Ano yan? January na yan. Mga January na po ito. January na yan. Yeah. For 2021. So, yeah. Well, you know, that's a good, ano, kasi actually, November 1 is All Saints Day when you think about it. Also, it's November 2, eh. Yes, yes. But we actually celebrate All Saints Day, which I think is a very, ang ganda niyang symbolism kasi when you think about it, we're all called to sainthood, di ba? Yung yes. Meaning to say, just following God's will. Right. With our shortcomings and our brokenness and our yours, di ba? As long as you repent, He will accept you. I mean, no one's perfect. No one's. As long as you repent, as long as you kneel down, He will accept you wholeheartedly with all. Bukang bibig, bukang kamay. Tatanggapin tayo ng Diyos. So Dom, what is your final prayer for people as they celebrate, as they remember their departed loved ones this weekend? Anong iyong final prayer for them and final message to them? Well, I just hope that they find peace. Of course, ito lang huli kong ikikwento, no? Nung na-let go ko na yung sa daddy ko and kay Rico, pareho silang panaginip na it was very vivid that I saw them in a bright, bright white light. Mm-mm. Na nakita ko lang yung dalawa. Na parang wala namang mensahe, wala namang silang sinabi. Pero white light lang. Mm-hmm. And that's it. It was very vivid, that dream. Bigla lang sila lumabas sa pangarap ko. And then, after that, parang yung paghahanap, pagpunta sa kanila, pagbisita sa kanila, nawala na. Mm-hmm. Yung
you just remember them pag pagkailangan, pero yung longingness mm-hmm. na parang sabi ni sinasabi lang nila na I'm okay already. Pwede na tayong yung it's a sign. Mm-hmm. So we have to embrace that sign or that yung message na yun. Yeah. Na huwag naman tayo makalimot sa mga mahal natin. Uh-oh. Sa mga na maalam. Pero sometimes we just have to let go of yes. of them para mawala yung sakit na dinanas din natin. Kasi hindi na sila masasaktan eh. Dahil nasa taas na sila eh. Tayo mga iniwan ng nahirapan. Mm. Tayong mga naiwan ang nagdamdam. Mm. So, embrace that sign and hindi tayo nila pababayaan as yeah. long as magdasal tayo. Huwag natin silang kalimutan. And let's all pray for safety. And I mean, sa ngayon, gusto kong i-share sa inyo na there's too much hate in this world. I honestly, nag-social media diet na ako, no? ang lakas makapekto eh sa pang-araw-araw na pamumuhay ko. Mm-hmm. So, honestly, I try to be productive in life. More prayers ako. Hindi ko masasabing sobrang religyoso akong tao, pero masasabi ko namang napalapit palalo ako sa Diyos. At marami akong nakita yeah. na tinamaan din at nakuha nila yung mensahe ng Diyos nung nangyari itong ECQ, nung nangyari itong shutdown. It's a reboot eh. Umpisa tayo sa na-realize natin na hindi natin kailangan itong bagay na ito, hindi natin ito kailangan itong ganyan. Kailangan natin magbigay ng oras sa sarili natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa ating trabaho, at sa Diyos. Yeah. So, let's all pray together, not just for us, for our safety, but for the whole world, to have peace, to spread the love, and be good and be kind. Yes. Diba? Back to basic lang. Back to basic. Father, back to basic lang. Material things, alam ko mahirap tanggalin niya, no? Pero nasa sa inyo po yun eh. Nasa sa atin po ang pagbabago. Nasa sa atin po ang gusto natin mangyari. So, pray every morning to guide us sa ating mga gagawin, sa ating mga bibitawang salita. Mm-mm. Kasi words na lumalabas po sa ating bibig ay napakalakas po na makaka-apekto sa mga pang-araw-araw natin ginagawa. So, mag-ingat lang po tayo sa ating mga sinasabi. Baka may dinadaanan at pinagdadaanan lang po yung ibang tao. Hindi natin alam. Pero, ano lang tayo, let's just be kind and let's find peace in ourselves. It has to start from us. Yep. Dom, thank you very much. Thank you, Father, for this time also. Thank you also, and hope to see you again. Ha? Yes, after this. After this, yeah. After this, hindi ko pwede sabihin yung ano eh, for the road natin. Diba? Nagtawa ko na. Pero ano yan, we can tell them once it's out. Yes, once it's out. Thanks, Dom. Thank you.